Kaibigan, kamusta ka? Ito si Pastor Manny Labugin ng Brethren Bible Baptist Church. Sa pagkakataong ito ay hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang salita ng Diyos. At ito ay matatagpuan sa aklat ng Hebreo. At pero bago po yan, ay tayo po muna ay sumandaling manalangin at hayaan natin ang ating Panginoon na siyang gumabay sa ating pag-aaral sa oras na ito. Ay manalangin. Ama namin Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kahabagan po sa amin at sa pribileyo na meron kami sa amin pong pag-aaral ng inyong salita. Kayo nga pong gumabay at magbigay ng pangunawa sa lahat po ng manonood ng video po na ito. At maasa ko, Panginoon, na maging sa ganitong pagkakataon ay ito yung magagamit nyo upang marami po ay maligtas. Panginoon, kayo po manguna din sa inyo pong lingkod upang maibahagi ko ng mailinaw ang inyong salita at ito po ay maging pagpapala sa iba. Salamat po Diyos sa pagkakataong ito. Umaasa kami na inyong pong patnubay sa bawat sandali na aming gugugulin sa aming pag-aaral ng inyong salita. Pagpalain niyo nga po ang bawat isa. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Sa pagkakataon na ito ay nais kong ibahagi sa iyo ang salita ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng Hebreo. At nais kong basahin sa wikang Ingles dito po sa aklat ng Hebrews chapter 9, verse 27 and 28. Ganito po sinasabi sa salita ng Diyos sa wikang Ingles. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him shall He appear the second time without sin unto salvation. Mga minamahal, ito po yung tinatawag na aral patungkol sa apat na simple o payak na katotohanan sa Biblia. Opo, napakarami pong pangako ang Diyos sa kanyang salita. Sabi nga ng mga nag-aral ng salita ng Diyos ay there are 7,000 promises mula sa salita ng Diyos sa Biblia. Pero sa pagkakataon ito, nais ko lamang pong ibahagi ang apat na simpleng katotohanan sa Biblia. At ito nga po ay dito po sa ating binasa sa aklatang Hebrew, Hebrews chapter 9, verse 27 and 28. So hayaan niyo pong ibahagi ko po ang mga bagay po na ito. At umaasa ko na ang Panginoon ay siyang magagabay po sa atin at magbibigay po sa atin ang kaunawaan ng iyong salita. At kung ikay nanonood ngayon ay nais ko na inyong pakinggan mabuti ang laman ng salita ng Diyos. At marahil sa panggalitong pagkakataon, ang Panginoon ay mangungusap sa bawat isa po sa atin. Especially sa iyo na kailangan ng kaligtasan kay Kristo. Okay, so apat na mahalagang katotohanan na nais kong ibahagi. Una, dito po sa aklat ng Hebreo ay matatagpuan po natin sa verse 27. Sabi po diyan ay, and as it is appointed unto men once to die. Now, the first truth, ang unang katotohanan po na nais kong ibahagi po sa atin ay itinakda sa buhay po natin na minsan ay mamatay. It is appointed. Pag sinabi pong appointed, ito po ay tinakda. Hindi mo pwedeng pasubalian, hindi mo pwedeng i-delay. Pag sinabi pong tinakda ang kamatayan sa buhay po natin, ibig sabihin po ito po ay appointed time, darating at darating, hindi mo kayang iwasan, hindi mo kayang ipagpaliban. Ito po ay nakatakda sa buhay po natin. So marahil nagtatanong ka, kaibigan, kung bakit merong kamatayan sa buhay po natin. Ang unang katotohanan ay tinutukoy ito. No, tinakda sa buhay mo na ikay mamamatay. Katunayan, ang video po na ito ay nilaan po namin para sa araw po ng November 1. Ang November 1 po ay ito po ay laging ito po ay holiday sapagkat ang mga tao po, tayo pong lahat ay inaalala po natin ang mga mahal natin sa buhay na nauna na o pumano na. No? At doon may makikita po natin na sadya talagang may kamatayan na darating sa ating buhay. Alin po ba sabi ng Bible, ang pinakamatandang taong na buhay sa mundo po na ito ay simito sila sa lumang tipan. Ito po ay lolo ni Noah na siyang pinagawa ng Diyos ng arko. Ang mito sila po ay umabot sa 969 years old and yet siya po ay namatay din. So imagine ninyo po yung kung gaano katagal yung kanyang naging buhay na binuhay sa mundo po na ito. And yet, ay siya po ay pumanaw din at tinakda ito ng Diyos. Now, ano po ang dahilan kung bakit may kamatayan sa buhay po natin? Dahil ito po ay kabayaran ng ating mga kasalanan.
sampung talata ito matatagpuan. Sabi po ng Bible sa Romans chapter 6. Romans chapter 6. Nais ko pong bahagi sa inyo at basahin sa inyo ang talata po na ito na kung saan sinasabi po ng Biblia kung bakit may kamatayan sa buhay po natin. Romans chapter 6 verse 23, sabi po ng Bible, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Now, sandaling tingnan natin yung talata po na ito. Sinabi pong kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang tanong ay, lahat ba tayo ay makasalanan? Opo. Ang sabi din po sa aklat ng Roma, ay kung babalikan po natin yung Romans chapter 3, verse number 10, sabi dito, as it is written, there is none righteous, no not one. Ayon sa nakasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Now, hindi ho sinasabi ng Panginoon doon yung katuwiran ng tao ay yung pagiging tuwid ang tayo, kung hindi ang sinasabi ng Bible yung katuwiran na nais ng Diyos na meron po ang tao. Ang sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang sabi ng Bible sa Romans 3:23, sabi diyan, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang sabi ng Bible, kaya walang matuwid, wala kahit isa, sapagkat lahat ay nagkasala at kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, tayo po'y pinanganak sa pagkakasala, tayo po'y pinanganak na makasalanan sa harapan ng Panginoon. Opo. Sapagkat ang unang tao pong nabuhay sa mundo po na ito ay nagkasala, at ang sabi ng Bible, isang tao ay nagkasala, lahat ng tao ay sinilang na makasalanan. Kaya nga po, ikaw at ako, tayo po'y makasalanan sa harapan ng Panginoon. Mahal sabihin natin, Pastor, anong kasalanan ang sinasabi mo? Ang sabi po ng Bible, lahat ng kasalanan na alam po natin, ito po ay nagsasabi po sa atin na tayo po yung makasalanan. Maaaring sabihin po natin, hindi ka nagkasala na pagpatay. Maaaring sinasabi po natin, hindi ka pa nakikiapid o hindi ka nakiapid. Pero sabi ng Bible, lahat tayo nagkasala sa harapan ng Panginoon. At isa sa kasalanan po na yan na lahat tayo nagawa na, o nagawa na natin lahat, ay ang kasalanan po ng pagsisinungaling. Tama ho ba? At ang sabi po ng Bible, yun ang unang katotohanan, tinakda sa buhay po natin na minsan tayo po ay mamatay. Ito po ay kabayaran ng ating mga kasalanan. At ang sabi po ng Bible, saan pupunta tayo pagkatapos po ng buhay po na ito? Sa kamatayan. Lahat po tayo mamamatay, sabi ng Bible. Ito po ay matatagpuan din sa unang aklat ng Biblia, sa Genesis chapter 3, verse 19, sandaling tingnan ko po doon at ibahagi ko po sa iyo sa Genesis chapter 3 verse 19. Ganito pong sinasabi, in the sweat of thy face shalt thou eat bread till thou return unto the ground. For out of it was thou taken, for thus art thou, or thou art, and unto dust shalt thou return. Ano sabi po ng Bible? Dahil tayo po ay nanggaling sa alabok, at ang sabi ng Biblia, pag tayo namatay, ang katawan po nito ay babalik sa lupa. Okay? Yun po yung malinaw na sinasabi po ng Bible. Kaya yung unang katotohanan, sabi po ng Biblia, tayo po tinakda sa ating buhay na tayo po ay mamatay. Yun po yung unang katotohanan. Bakit po? Sapagkat tayo po ay makasalanan. Ang kamatayan, ito po ay kabayaran ng ating kasalanan. Maraming sabihin po natin, paano siya namatay? Okay, minsan naano natin yung ating mga kaibigan, makakilala po natin, iba-iba yung paraan ng kamatayan. May natakas sa puso, may nasagasaan, meron dahil sa katandaan, meron dahil sa grabing kasakitan, o marahil sa panahon po nito na inabot po siya, nag-positive po siya sa COVID at siya po ay namatay. Now, yun po ay kaparaanan kung paano po ang isang tao ay kinuha ng Panginoon o kinuha ng Diyos ang kanyang buhay sapagkat ito'y tinakda. Pero ang dahilan ng kamatayan, sinasabi po ng Biblia, sapagkat lahat po tayo ay makasalanan. It is the wages of sin, sabi ng Bible. The wages of sin is death. Romans 6:23. Kaya nga po, yun ang unang katotohanan na hindi ho natin pwedeng pasubalihan. Yun ang unang katotohanan na kahit sabihin mong ayaw mong intindihin, ayaw mong unawain, ito'y darating sa iyong buhay. Katunayan, every November 1, ang ginagawa po namin, ang aming mga kapatiran, kami po ay namimigay ng babasahin doon po sa sementeryo na kung saan, nandun po maraming taong nabubuhay pa at inaalala
yung pong mga kaibigan nila, mga mahal sa buhay, na namatay na. Na kung saan, doon po nilagak ang kanilang mga labi. Di ba? No? Pero sabi po ng Bible, isang araw tayo'y paroroon din. Isang araw, ang katawan po nito ay mamamatay. At ang sabi po ng Bible, ito'y tinakda sa buhay po natin. Ang tanong, handa na po ba tayo? Handa na po ba tayo? Anytime, pwede tayong kunin ng Panginoon. No? Hindi natin pwedeng sabihin, mas matanda ang isa, siya yung mauna. Hindi po eh. Wala ho sa edad, wala ho sa lahi, no? Wala ho sa kasarian. Lahat po ay darating sa punto ng kanyang buhay, siya po ay kukunin ng Panginoon. Yun po yung kamatayan. Yun po yung unang katotohanan. Now, pangalawang katotohanan ay ganito pong sinasabi, nais ko pong balikan po natin sa aklat ng Hebreo, again, na sa verse 27 pa rin, ng Hebrews chapter 9, sabi ho dyan, it is appointed unto men once to die, that's the first truth. Pangalawa po ay, after this, the judgment. Yes, opo, meron pong paghuhukom. Pagkatapos po ng buhay po nito ay meron pong paghuhukom. Pagkatapos po ng kaluluwa'y humiwalay sa katawan, opo, ang tao po'y may kaluluwa. No? Kaya nga po tayo po ay espesyal sa nilikha ng Diyos sapagkat tayo po'y may kaluluwa. At ang sabi po ng Bible, yung kaluluwa po na yan ay darating sa paghuhukom ng Panginoon. At ang sabi po ng Bible, ano, pagkatapos na umalis ang kaluluwa sa katawan, hindi na po ito babalik sa katawan. Ang sabi po ng Bible ay hindi na babalik, ha, sa katawan ang kanyang kaluluwa pag siya po'y namatay. At yung po ay meron pong paghuhukom, sabi po ng Bible, after this, there is a judgment. Meron pong, yun po yung ikalawang katotohanan. Sabi po ng Bible, pagkatapos nito yung paghuhukom, lahat tayo na makasalanan, lahat tayo ay hahatulan sa harapan ng Panginoon. Sabi po ng Bible sa aklat ng pahayag o Revelation chapter 21, verse number 8. Nais ko pong basahin sa iyo ang talata po na iyon. Sa huling aklat ng Biblia, ay ganito po ang sinasabi sa 21st kabanata at talatang 8. Sabi po ng Bible ay ganito sa wikang Ingles. But the fearful, unbelieving, abominable, murderers, warmongers, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Sabi po ng Bible, kung ating hong tatagalugin po ang mga talata po nito sa aklat ng Revelation 21 verse 8, ay sabi po dito, lahat ng matatakutin, lahat ng hindi naniniwala, lahat ng kasuklam-suklam, lahat ng mamamatay tao, lahat ng nakikiapid, lahat ng mga mangkukulam, lahat ng mga nag-iidolo, opo, idolater, sabi ho dyan, at lahat ng sinungaling, teka, pag pinag-usapan po yung pagsisinungaling, di nga ba yung lahat tayo nakapagsinungaling na? Di nga ba, umpisa sa pagkabata, ay lumabas na po sa ating mga bibig ang pagsisinungaling? Di nga po na kahit ang isang bata hindi mo turuan magsinungaling, ito nga po ay bubukal sa kanya? Yun po ang sabi ng Bible sa lumang tipan. Sabi po ng Biblia, foolishness is bound in the heart of a child. Foolishness is bound in the heart of a child. Ang kapalaluan, ang kasalanan ay likas, uusbong sa puso ng kabataan. Kaya nga po, umpisa sa pagkabata, hindi na ho natin kayang bilangin kung gaano o ilang beses tayo nagkasala sa pamamagitan po ng pagsisinungaling. At ang sabi ng Bible, bahagi sa dagat-dagatong apoy at asupre na ikalawang kamatayan ang isang tao po na sinungaling. So, ibig sabihin, kahit po yung po mga grabe o karumal-dumal na kasalanan ay hindi pa natin nagagawa o hindi natin nagawa, ang sabi po ng Bible, sa simpleng pagsisinungaling, tayo po ay tinuring ng Diyos na makasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito po yung ikalawang kamatayan sinasabi po ng Bible. Ito po yung paghuhukom ng Diyos. Na lahat ng makasalanan ay dadako, ilalagay ng Panginoon sa isang lugar na sinasabi po ng Bible na ikalawang kamatayan. Ito po yung impyerno. Sabi ng Bible, lahat ang matatakutin, lahat ang hindi naniniwala, lahat ang kasuklam-suklam. Ang sabi po ng Bible, ang katotohanan, ang ikalawang katotohanan, ang payak, ay lahat tayo, sabi ng Bible, na makasalanan, ay pupunta dun sa impyerno. Sabi ng Bible, itong impyerno, nilaan ng Diyos sa lahat ng mga anghel at kampon ng kadiliman ni Satanas.
pero maraming tao po'y dadako doon sapagkat lahat po ng tao'y makasalanan. Nakakalungkot isipin na ikalawang katotohanan ay totoo. Na, sa ayaw mong itindihin o sa ayaw mong paniwalaan o paniwalaan mo, ang katotohanan ay katotohanan. Yun po, sabi po ng Bible, lahat po tayo na makasalanan ay dadako doon, may bahagi sa dagat ng apoy at asupre, lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya nga po, sabi ng Bible, meron pong judgment ng Panginoon. Meron pong paghuhukom ng Panginoon, sabi po ng Bible. Sa ikalawang Korinto, ikalimang kabanata, nais ko pong basahin po ang ilang mga talata po nito. 2 Corinthians chapter 5, verse number 10. 2 Corinthians chapter 5, verse number 10, sabi dyan, "But we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to what he had done, whether it be good or bad." Kung tutuloy natin sa ikalawang kasunod na talata, sabi dyan, "Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God. And I trust also that we are made manifest in your consciences," sabi po ng Bible. Anong ibig sabihin po nito? Isang araw tayo po'y haharap sa hukuman ng Panginoon. At lahat ng ating ginawa sa buhay po nito ay pagsusulit natin sa Diyos. Amen? Kaya nga po sabi po ng Bible, napakahalaga, dapat maintindihan po natin na ang ikalawang katotohanan ay kamatayan, spiritual. No, nung si Adan po si Eva ay nagkasala sa hardin, sa lumang tipan, sa kalatang Genesis, yung sinabi ng Panginoon, lahat ay pwede mong kainin, lahat ng bunga ng puno na yan, mapera na lamang o maliban sa puno na masama at mabuti, yung bunga ng puno na masama at mabuti, hindi mo dapat kainin. Ang sabi po ng Bible, sila po yung nagkasala. Sila nga ba po yung namatay? Opo. Namatay muna silang espiritual sapagkat nalayo sila sa presensya ng Diyos. Then later on, namatay si Adan si Eva ng physical na kamatayan. So, ibig sabihin, sabi po ng Bible, yung ikalawang katotohanan, meron pong paghuhukom. Meron pong paghuhukom. Now, pangatlong katotohanan, mga minamahal, magalakas sapagkat ito yung mabuting balita. Meron pong mabuting balita sa ikatlong katotohanan. Ang sabi po ng Bible, babalikan po natin yung aklat po ng Hebreo, Hebrews chapter 9, verse 27 and 28. Sabi po dito, verse number 28, "So Christ was once offered to bear the sins of many." Again, Hebrews chapter 9, verse 28, "So Christ was once offered to bear the sins of many." Kaya nga po, sabi ng Bible, yung pangatlong katotohanan, kaya nga si Kristo ay minsang inialay o nihandog upang tubusin ang kasalanan ng marami. Upang dalin ang kasalanan ng marami. Ito po yung mabuting balita. Ang mabuting balita ay si Kristo ay namatay para sa iyo at para sa akin. Ang mabuting balita ay si Kristo ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala na kagaya mo at kagaya ko. Ang mabuting balita, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sino mang sasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak at bagkos magkakaroon ng walang hanggang buhay sa langit. Juan 3:16. Marahil nadinig mo na ang talata na yan. Marahil nadinig mo na yung verse na yan. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Mga kaibigan, marahil nadinig mo na yung talata na yan. Pero yun po ang pangatlong katotohanan. Ang pangatlong katotohanan nagsasabi, si Kristo inialay ang kanyang buhay upang tubusin ang ating mga kasalanan. On the cross of Calvary, may higit 2,000 taon na nakakaraan sa cross ng Kalbaryo, He gave His life for us. He gave His life for you and for me. Mahal ka ng Panginoon. Kaya nga sabi po ng Bible sa Romans chapter 5 verse number 8, kung babasahin po natin doon, Romans chapter 5 verse number 8, ay ganito pong sinasabi sa salita ng Diyos. Sa aklat po ng Roma, chapter 5 verse 8. Nais ko pong madinig mo ang talata po na ito, na kung paano tunay na inibig ka ng Diyos. Sabi po ng Bible, Romans chapter 5 verse 8, "But God commended His love
toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kinagubilin o pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig na habang ikaw at ako ay makasalanan pa, siya'y namatay na para sa atin. Hindi lang po siya namatay, siya po'y nilibing. At hindi lang po siya nilibing, siya po'y muling nabuhay. Yun po yung ebanghelyo. That's the good news. That is the gospel. The gospel is the death, the burial, and the resurrection of Christ. Ha? Ang ebanghelyo po ay ang kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay ni Kristo. Ginawa po lahat ng Diyos ang lahat ng paraan para tayo po'y maligtas. At yung paraan po na yon ay si Kristo. Ang sabi po ng Bible, dahil mahal tayo ng Panginoon, kaya nga po ang kanyang bugtong na anak ay pinadala upang mamatay sa krus, ilibing at mabuhay para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mga minamahal, ang salita ng Diyos ay mahalaga. Sapagkat ang sabi po ng Bible sa aklatang Juan, "Ye shall know the truth, and the truth shall make you free." Malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Kaibigan, ang pangatlong katotohanan ay napakahalaga. Ito yung mabuting balita. Isang araw sa aking buhay, itinanggap ko si Kristo bilang tagapagligtas. Nawa ay ganun din ang gawin mo sa oras na ito. Tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas, sapagkat siya ang mabuting balita. Sabi ng Bible, babalikan natin yung aklat ng Roma, Romans 6:23. Nandun po ang talata na yon na nagsasabi. Sabi po dito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, dating Panginoon. Pansinin mo yung talata po na yun, napakahalaga. Bagamat sinabi sa talata po na doon na tayo po lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapot ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kanino? Papano? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga sabi sa kalatang 1:14-6, sabi ko doon, siyang daan, katotohanan, at ang buhay. Siyang daan, katotohanan, at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Kaya nga mga minamahal na nakikinig at nanonood ng video na ito, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Ang pangatlong katotohanan ang sasabi ng mabuting balita. Christ died for us. Si Kristo'y namatay para sa iyo. Si Kristo'y nilibing para sa iyo. At si Kristo'y muling nabuhay para sa iyo upang bigyan ka ng walang hanggang buhay. Siya ang daan, katotohanan, at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga kaibigan, tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas. Now, dadako tayo sa pang-apat at huling katotohanan na nais kong ibahagi. Balikan natin yung una. Sabi po ng Bible, tinakda sa buhay natin na mamatay minsan. Pagkatapos, ikalawang katotohanan, pagkatapos nito ay paghuhukom. Okay? Pangatlong katotohanan, sabi po ng Biblia, kaya nga si Kristo, inialay niya ang kanyang buhay para tubusin lahat ng tao. At pang-apat at tong huli, sabi po ng Bible, babalikan po natin yung aklat po ng Hebreo. Hebrews chapter 9, verse 28, sabi po dyan, "And unto them that look for Him shall He appear the second time without sin unto salvation." Kaya nga sabi ng Bible, na sa kanila na titingala sa Kanya o mananampalataya, sabi ng Bible, siya ay muling babalik. Na upang, sabi diyan, tayo po ay makasumpong ng kaligtasan kay Kristo. Kaya nga yung pang-apat na katotohanan, ang sino mang sasampalataya, magtitiwala kay Kristo, ay mapapatawad ng kasalanan at magkakaroon ng kaligtasan at kasiguruhan ng langit. Amen. Nais mo ba ng kasiguro ka ng langit? Nais mo ba na bago ikaw ay bawian ng buhay, ay alam mo kung saan ka tutungo? 100% sigurado kang sa langit pupunta. Ang sabi ng Bible, isa lamang ang paraan, manampalataya kay Kristo. Ang sabi ng Bible sa aklat ng mga gawa, repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. Humingi ng tawad sa iyong kasalanan at manampalataya at tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Kaibigan, ginawa mo na ba yon? Kaibigan, nakita mo ba ang iyong buhay na kailangan mo si Kristo? Kaibigan, nakita mo ba ang iyong buhay na pariwara
Nakita mo ba yung buhay na para bang may kulang sa iyong buhay? Totoo. Sapagkat sa puso ng bawat tao, mayroong isang bakanting lugar sa iyong buhay, sa iyong puso, na walang pwedeng pumuno kung hindi si Kristo, kung hindi ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko ng Bible, yung pang-apat at huling katotohanan na nais kong ibahagi na ay yung pagtitiwala kay Kristo. Tinanggap mo na ba si Kristo sa iyong buhay? Hindi po natin tinatanong o pinag-uusapan ng reliyon. Ang pinag-uusapan po natin ay meron ka na bang personal na relasyon kay Kristo bilang siya yung sariling tagapagligtas? Yun ang nais ng Panginoon. Tanggapin mo siya ngayon. Kung nais mo siyang tanggapin sa iyong buhay, sa iyong puso, at kay kinakausap ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral na ito, ibig sabihin, mahal ka ng Panginoon. At may layunin ng Panginoon kung bakit napanood mo ang pag-aaral na ito upang ika'y maligtas. Mahal ka ng Panginoon. Isang araw sa aking buhay, nakita ko na ako'y makasalanan. Nakita ko na ako'y pariwara. Nakita ko kahit anong kabutihang gawin ko ay baliwala. At nakita ko kailangan ko si Kristo. Kaya nga sa aking buhay, isang araw tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At nakasumpong ako ng pangako mula sa kanyang salita na buhay na walang hanggan. Kaibigan, yan din ang nais ng Panginoon na aming ibahagi sa iyo sa oras na ito. Tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas bago dumating ang kamatayan sa buhay mo. Bago dumating ang huling hininga mo ay mawala at kunin ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Kung nais mong tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas, ay nais kong ibahagi sa iyo ang panalangin ng panghihinatawan. Kung nais mong tanggapin si Kristo sa iyong buhay, ay manalangin kang kasunod ko. Ito yung panalangin ng paghingi ng tawad at pagtanggap kay Kristo. Hindi ka nananalangin sa akin, kundi nais lamang kitang gabayan sa panalangin. Ito yung mainam na panalangin na nais ng Diyos na gawin ng isang makasalanan na kagaya mo at kagaya ko. Minsan ay pinanalangin ko na rin ang panalangin na ito at ginabayan din ako ng isang pastor na nangaral sa akin. Kaya mong sa oras na ito ay gabayan din kita sa panalangin. Panalangin ng paghingi ng tawad at pagtanggap kay Kristo. So tayo po'y yuyuko, ako po'y pipikit at yuyuko. At nais ko na sumunod ka sa akin sa panalangin. Gawin mong personal na panalangin ito sa Diyos. Gagabayan lamang kita. Kung handa ka nang tanggapin si Jesus sa iyong buhay, ay uumpisan ko na ang panalangin na ito. Nais ko na manalangin kang kasunod. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na nahayag. At nalaman ko po na ako po ay makasalanan. At ako po sa oras na ito ay nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan at humihingi ng tawad sa iyo, Panginoon. At sa oras na ito ay tinatanggap ko po ang iyong anak na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na binigay mo sa akin simula sa oras na ito. At tuloy niyo nga po na ipakita sa akin ang inyong kalooban. At salamat po sa inyong pangakong binitiwan mula sa inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Kaibigan, kung ikaw ay nanalangin na kasunod ko at ito ay panalangin na buong puso sa iyong ginawang panalangin, ay purihin ng Panginoon sapagkat ang sabi ng Biblia sa aklat ng Roma, ay whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon, siya ay maliligtas. Ang kaligtasan ay ibinigay sa iyo kung ika'y nalampalataya sa Kanya ngayon. Sa pamamagitan kasi ng bibig, sabi sa aklat ng Roma, Romans chapter 10 verse 9, if thou shall confess with thy mouth the Lord Jesus and shall believe in thine heart that God had raised him from the dead, thou shall be saved. For with the heart of man believeth unto righteousness, verse 10, and with the mouth confession is made unto salvation. Sabi mo ng Biblia ay, kung hiningi mo ng tawad ang iyong kasalanan sa pamamagitan ng iyong bibig, at sumampalataya ka sa pamamagitan ng iyong puso, na ang Diyos ay binuhay si Jesus mula sa mga patay, ikaw ay nakasumpong ng kaligtasan. Kaya nga salamat sa Panginoon kung
sa aking panalangin ay nakiisa ka sa panalangin ng paghingi ng tawad. Ito ay naging personal na panalangin mo sa Panginoon. Ito ay nagsasabi lamang na ang Panginoon, binigyan ka ng pangako ng buhay na walang hanggan sa langit pag ikay namatay. Kagaya ng ating pinag-aralan, lahat naman tayo dadako sa kamatayan. Pero salamat sa Panginoon kung nananalangin ka ngayong oras na ito at tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas. May ilang talata na nais kong iwan sa iyo bago tayo magwakas sa panalangin. Una, sabi ng Biblia ay wala nang kahatulan ang sino mang naki Kristo na. Sa aklat ng Roma, Romans chapter 8 verse number 1, Romans 8 verse 1, sabi ito, There is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Malinaw na sabi ng Biblia, wala nang kahatulan ang sino mang naki Kristo na. Kung tinanggap mo si Kristo ngayong oras na ito, nanampalataya ka sa iyong puso at nagsisi ka na iyong kasalanan, sabi ng Biblia, wala nang kahatulan ang sino mang naki Kristo na. Hindi ka na mapapahamak sa impyero sapagkat tinubos ka na ng dugo ng ating Panginoon. Yun ang sabi sa aklat ng Roma. Dalawang talata na lang ang nais ko pong iwan din sa iyo. Yung una sabi ng Bible sa aklat ng Juan, yung ikalawa, sabi sa aklat ng Juan, John chapter 1 verse number 12 ay ganito ang sinasabi sa wikang Ingles. John chapter 1 verse number 12, sabi ng Bible, but as many as received him, to them gave he the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Ang sino mang tatanggap sa kanya, kay Kristo bilang tagapagligtas, ay binigyan siya ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos o anak ng Diyos, lalo na sa nagsampalataya sa kanyang pangalan. Kung ikaw ay tumanggap kay Kristo ngayon, ikaw ay naging anak ng Diyos. You become a child of God, born again. Yun ang ibig sabihin ng born again. Sinilang this time sa pamilya ng Diyos. Kaya ngayon nagtanong sa Panginoon na si Nicodemo, sabi niya, paano ako pupunta sa langit? Sabi ng Jesus sa kanya, sabi ng ating Panginoon, ye must be born again. Kailangan isilang ka muli. Paano isisilang na muli? Kung tatanggapin mo sa iyong puso si Kristo bilang tagapagligtas at magsisi ng iyong kasalanan. You become born again child of God, sabi ng Bible. Kaya nga salamat sa Panginoon. Kung tinanggap mo si Kristo sa oras na ito, purihin ang Panginoon sapagkat meron ka ng buhay na walang hanggan. May pangako na ang Diyos sa iyo. Saan mo makikita ang pangako na iyon? Nandito sa kanyang salita. Ha? Dalawang talata na lang at tayo tapos na. Sabi ng Bible sa 1 John chapter 5 verse 11 and 12, ito ay kasiguruhan ng kaligtasan. Ang Diyos pag nangako, tutuparin niya eh. At hindi lang 'yon. Pag ang Diyos nangako, merong katibayan sa kanyang salita. At sabi sa aklat ng Juan, sa unang Juan, ikalimang kabanata, talatang ikalabing isa at labing dalawa, sabi dito, this is the record that God had given to us eternal life, and this life is in His Son. He that had the Son had life, and he that had not the Son of God had not life. Sabi ng Biblia, no? Malinaw, ito ang patunay. This is the record na binigyan ka na ng buhay na walang hanggan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap sa anak. Siya na tumanggap sa anak, he that had the Son, siya na tumanggap sa anak ay may buhay. Datapot siya na hindi tumanggap sa anak ng Diyos, ay walang buhay na walang hanggan. So malinaw, sabi ng Biblia, salamat sa Panginoon sapagkat ngayong oras na ito, ikay nanampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. Kapurihin ng Panginoon sa iyong buhay. At sa lahat ng nakinig, sa lahat ng nanalangin kasunod ko ng paghingi ng tawad pagtanggap kay Kristo, ang pangako ng Diyos sa iyo ngayong araw na ito na tinanggap mo si Kristo, pag ikay namatay, anytime, sa langit ka pupunta. Yan ang pangako ng Diyos. Hindi ko pangako yan. Yan ang pangako ng Panginoon. Isang araw sa aking buhay, kagaya siya binahagi ko kanina, isang araw tumanggap din ako kay Kristo. Kaya nga, tayo ay naging magkapatid sa pananampalataya. Kung ngayon, oras na ito, tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas. Now, anong gagawin mo? Ngayong anak na ng Diyos. Wala ka nang gagawin para maging anak ng Diyos. Anak ka na eh. Pero marami kang dapat gawin para maging mabuting anak ng Diyos. Una doon ay manalangin. Makipagniig ka sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Araw-araw. Oras-oras. Pangalawa, kinakailangan mong mag-aral ng salita ng Diyos. Kinakailangan mong magkaroon ng pag-aral ng salita ng Diyos. Kaya mo ang Panginoon mahusap sa iyo. Pangatlo, kinakailangan mo na sumunod sa Panginoon. Parang pagsunod.
kinakailangan mo meron kang simbahan kung saan ka lalago sa pananampalataya. Ang aming church ay laging bukas, ang ating church ay bukas, ang Brethren Bible Baptist Church, para maimbitahan ka sa paanyaya na ikay makadalo sa ating pananambahan kada linggo. Muli, salamat sa Panginoon, salamat sa kanyang salita na aking naibahagi, at tayo manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa aming pong natutunan ngayong oras na ito, at dalangin ko po sa mga tao po na nanalangin na kasunod ko, panalangin ng paghihinatawad at pagtanggap ni Kristo, ay nawa ay nakasumpong siya ng tunay na pangako sa kanyang buhay. Claim niya ang pangako na ito at umaasa ako na patuloy siyang lalago sa pananampalataya at patuloy na ang iyong salita ay sasagana sa kanyang buhay. Salamat muli sa pribileyong binigay niyo sa akin upang maibahagi ko ang iyong salita. Pinapasalamatan ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Muli, salamat sa inyong pakikinig. May the Lord bless us all always. Salamat po.